Ang phrase na Russian experiment ay pamilyar kung ikaw ay matagal nang gumagamit ng internet. Ito rin ay maaaring magpaalala sa iyo ng mga hindi makakalimutang imahe. Ang isang payat na nakakatakot na itsura ng biktimang may recessed na gums at nakakakilabot na pangil at siya ay nasa isang konkretong kwarto. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Russian sleep experiment ay isa sa mga pinakakilalang creepypasta. Ang tawag sa mga nakakatakot na urban legend na may kling storya o kaya naman mga vignettes na makikita online. Madalas itong pagkamalang totoo ng mga tao. Ang kwentong ito ay naging legendary na, naging laman ng iba't ibang websites mula noong ginawa ito taong 2010 sa Creepypasta Wiki na may titulong Orange Soda. Parte ng viral na success ng Russian sleep experiment ay ang specific na detalye nito, sapat para maging kapanipaniwala. Ang totoo niyan ay ang Soviet experiments kadalasang nakaka-disturb at hindi makatotohanan. At isama pa natin ang gawa-gawang kwento ng Russian sleep experiment dito. Para ba nating sinasabing ang pagbreed na parang Frankenstein ang dating sa pagitan ng tao at ng chimpanzee na pwede nating tawaging Human Z, Super Soldier at marami pang uri ng mga ito. Kaya naman, hindi natin mapapagkaila ang Russian sleep experiment ay parang totoo, hindi ba? Para sa mga hindi nakakaalam ng kwento ng Russian sleep experiment, ang orihinal na kwento na ito ay nagmula nga sa Creepypasta Wiki. Mapapansin natin na ang istoryang ito ay tungkol sa limang test subjects na kinulong sa Soviet-era sleep deprivation experiment at halata namang peke. Ang kwentong ito ay gumawa ng mga detalye na gagamitan kinalaunan para maging kapanipaniwala ng mga sumusunod na detalye. Ang closed circuit cameras, 5-inch thick glass porthole size windows, cots to sleep on but no bedding at marami pang iba. Kumbaga ito na napipicture mo sa mga kakaibang test subjects. Tapos bigla nitong lalaktawan ang mga importanteng bahagi ng storya para pumunta sa mas grotesque na detalye ng 30 araw na eksperimento. At talaga namang sasabihin sa iyo ang mga body horror ng sumulat ito na sobrang linaw sa pagkakagawa. Ang lahat ng ito ay tumutulong para makakuha ng maraming atensyon ng kwento. Sabi sa kwento, wala daw nangyari sa limang test subjects hanggang dumating ang ikalimang araw nang magsimula na silang magkaroon ng paranoia at aggravation tungkol sa test. Ang experimental gas stimulant na patuloy na ginagamit sa kanila para sila ay manatiling gising ay binubuga pa rin sa kanilang saradong test chamber. Ang dalawang test subjects naman ay tinakpan ng portholes para hindi sila makita. At magmula noon, wala nang paraan ng mga researchers para makita ang mga nasa loob nito, maliban na lamang sa paggamit sa kanila ng mga microphones. At ayun nga, ang mga bumabasa ay nagsimulang maramdaman ang sitwasyon ng mga researchers, naghihintay na mabuksan ang chamber. Tulad ng mga orihinal na kwento sa Creepypasta Wiki, ang mga researchers ay nagpasya na huwag buksan ang pintuan na pinahiran ng dumi ng mga sleep deprivation chamber. Sa 14 na araw, gumamit sila ng intercom para makipag-usap sa mga test subjects sa unang pagkakataon at sinabi nilang tatapusin na daw nila ang kanilang eksperimento. Isang boses ang tumugon dito at sinabing ayaw naming maging malaya. At mula sa puntong yun, kalahati ng storya ng creepypasta, ang Russian sleep experiment ay nagsimula ng naging nakakatakot at para na itong grindhouse fiction. Parang ang mga natitirang parte ng kwento ay sinasabi ang mga nakakadiring mga detalye na nangyari sa 15 araw nang buksan ng mga researchers ang pintuan. At nangyari pa naman ito ng madaling araw. Pero hindi na natin pag-uusapan ang mga nakakahilo at nakakadiring detalye. Sabihin na lang natin na naging biktima sila ng cannibalism at self-evisceration at apat lang ang natirang buhay.
Nung subukan ng mga sundalong tanggalin sila sa kwarto, ang mga ito'y lumaban. Sa huli, ang mga test subjects ay binigyan ng surgery. Ang isa sa mga ito ay nagmamakaawa sa surgeon na sinabing tuloy mo na lang ang paghiwa. At lahat sila ay nagmamakaawang ibalik ang stimulant gas. Sinabi nilang kailangan naming manatiling gising. Ang huling namatay ay sinabi sa commander ng mga sundalo na sila daw ay katulad nila, ang kabaliwang nakapaloob sa loob nilang lahat, na nagmamakaawang makawala sa bawat saglit sa loob ng kanilang hayop na pag-iisip. At napakadaling makita kung bakit naman. Ang Russian sleep experiment ay parang makatotohanan. Meron itong sapat na detalye para mapagkamalang totoo. Sakto lang ang hindi kapanipaniwalang parte at iniiwasan ng mga masyadong technical na parte nito para hindi ito masyadong maging halata. Pagkatapos ay ibinibigay na ang gustong body horror na gusto ng mga mambabasa. Ang dugo, laman at iba pang mga detalyeng thematic na may koneksyon sa kasamaan ng kalikasan ng tao. At gumagamit din ito ng mga totoong koneksyon tulad ng psychosis, paggamit ng droga at kawalan ng tulog. Pagkatapos itong malagay noong 2010, ang Russian sleep experiment ay kumalat sa internet na parang wildfire. Ang News Corp Australia ay binuod kung papaanong napukaw ng gumawa ng kwento na ito ang atensyon ng publiko gamit ang near scientific rigor at accuracy at gamit lamang ang mga tamang element katulad ng anecdotes laban sa overarching narrative, cliffhangers, pagpatay, mga halimaw o supernatural na nilalang na hindi maipaliwanag na pangyayari at marami pang iba. Ang creepypasta na ito ay garantisadong papatok. Ang isang chart na ginawa ni Sarah McGuire, isang dating content editor at content marketing manager ng Vengage, ay gumawa ng napakagaling na portrayal ng lahat ng factors. Ang kinalabasan nito, ang Russian sleep experiment, ay ginagamit ang lahat ng mga magagandang elemento ng isang storya sa isang creepypasta. At sigurado itong magiging patok. Sa taong 2013, ang Snopes ay nagpawalang saysay sa kwento na ito at sinabi nilang ang kwentong ito ay hindi totoo dahil hindi ito makikita sa historical record sa totoong sleep deprivation research project taong 1940. Kapag tinignan mo kung bakit madaling nakuha ng sleep ration experiment ang paniniwala ng mga tao, well, hindi natin mababaliwala ang importansya ng paggamit ng mga larawan. Ang original na creepypasta ay may mga puting letra lang sa gray na background. At sa paglipas ng panahon, may mga taong nagbibigay ng litrato para ilarawan ang nakakatakot na kwento. Ang sikat na imahe na nagbibigay ng buhay sa storya ay ang imaheng inilarawan natin kanina. Isang payat na lalaki na may mata ng parang insekto, recessed na labi, mga lumalabas na pangil at ito ay nakaupo sa kama at nakayuko. Ayoko namang mawala ang ilusyon. Ang larawan ay isa lamang Halloween decoration na pwede mong mabili sa Shopee o sa Lazada. Ang prop na ito ay gawa ng isang kumpanya na tinatawag na Morbid Enterprises. At hindi para gumawa ng panibagong peking kwento. Pero kung ang tao na galing sa Morbid Enterprises ay ang responsable para sa original na creepypasta o ang kumakalat na larawan kasabay ng sumisikat na kwento, well, kung ganun, kudos sa kanila. Nanalo sila sa isang marketing game. Ang ibang mga larawan na kadalasang nauugnay sa Russian sleep experiment ay pinapakita ang apat na lalaking may gas mask na nakapila sa kahoy na pader. Ang mga maiging nagbabasa nito ay mapapansin na ang mga lalaki ay may mga kakaibang suot na gas mask, hindi tulad ng kahit ano pang disenyo ang kailangan. Dahil ito ay ang mga gas mask na ginamit noong World War I sa iba't ibang bansa, ang US, UK, France at Germany. Sa ngayon, ang Russian sleep experiment ay nananatiling sikat. Sa totoo nga ay nakapag-develop na ito ng sarili nitong mga cross-media sa industriya. Mga pelikula, libro, fan pages, artwork, musika, laro at discussion threads. Hindi naman daw sinasabing ang mga tao ay obsessed sa Russian sleep experiment. Pero hindi nila sinasabing hindi rin ito totoo. Ang sinasabi nila ay para sa Russian sleep experiment opera. Kung titingnan natin ang maigi ang palabas, meron tayong makikitang maikling video na galing sa taong 2015, isang teaser trailer para sa Soviet experiment sa taong 2019.
at isa pang trailer sa taong 2020 para sa isang pelikula na may pamagat na The Sleep Experiment. This is your last chance to say so, as you will not be allowed to leave once we begin. Sa taong 2018, ang isang pelikula tungkol sa Russian Sleep Experiment ay lumabas, pero hindi ito malinaw kung ito ang version na pinag-usapan natin. Habang ang lahat ng ito ay English, meron din naman mga sobrang low budget, mga 7 minuto ang haba. Ang 2019 indie version ng kwentong ito ay ginawa ng isang Russian independent filmmaker na kung paniniwalaan natin ang IMDb ay namatay ilang buwan lamang ang nakalipas matapos niya itong ipalabas. Mukhang ang The Sleep Experiment ay pinipili maglagay ng reference para sa Russia at ito ay ipapalabas sa November 2022. Sa huli, ang Russian Sleep Experiment ay kinuhang ating imahinasyon para sa hindi maipagkakailang nakakabahalang mga rason. Ganun paman, ito ang dapat gawin ng kahit ano pang magaling na horror story. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, pakisubscribe naman po ang isa kong channel, Ang Libro. May bagong videos po every week. Pakilike at pakifollow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.